Sina Jensho, ilang araw pala nakikinig sa kidlat ng silangana. Pero eto, kumbinsido na sila sa pangangaral. Hindi ko to inakala. Tingin ko, nasa kidlat ng silanganan ang katotohan ang hanap nila. Isa itong problema. Kailangan mapigilan ang pakikinig nila rito. Tama. Kung hindi, tiyak na, mauubos ang lahat ng mga miyembro natin. At kapag nangyari yun, magsasara ang simbahan natin. Tama kayo. Ngayon pa lang, kailangan na natin silang mapigilan. Tama. Dapat itong maagapan. May ilang araw pa lang silang nakikinig sa kidlat ng silanganan, pero nagbago na sila. Paano na lang kung makumpinsin nila ang iba na makinig din sa kidlat ng silanganan? Sino pa makikinig sa pangangaral natin sa hinaharap? Di magtatagal, tayo na lang ang matitira. Tama ka. Hindi. Malaking problema yon. Alam nyo, hindi mahalaga kung di sila sumunod sa atin. Sa ngayon, mas mahalaga maprotektahan ang iba. Tingin ko, sina Jensen at ang iba, talaga nagbago na ang pananaw nila. Sa kidlat ng silanganan na lang nila gustong makinig. Ang mabuti pa, hanapin natin agad ang pastor mula sa kidlat ng silanganan. Pagkatapos, isumbong natin sa pulis. 10 taon siya sa kulungan. Saka natin paaalisin ang grupo ni Jensho. Kailangang makumbinsi natin ang iba na huwag silang tanggapin. Hindi ako papayag na mawala ang simbahan. Tama. Maganda ang naisip na plano ni Elder Sun. Mukhang magiging epektibo ang plano niyong yan. Paano mo nakuhang gawin yan? Naniniwala din sa Diyos ang grupo ng kidlat ng silanganan. Bakit niyo sila ipahuhuli sa pulis? Sumusobra na yata yan. Ano bang alam mong babae ka? Pag pinakinggan ka namin, paano na kami? Kung makikinig lahat sa kidlat ng silanganan, tiyak na, mapipilitang magsara ang simbahan. Alam kong alam nyo kung gaano kasama ang CCP. Halos patayin nila ang nahuhuli nila. Lalo na ang naniniwala sa kidlat ng silanganan. Tinuturing sila na parang kriminal. Kung makulong ang mga taong yun, paano na lang ang buhay nila? Sa ginagawa nyo, para nyo silang binenta kay Satanas. Anong pinagkaiba nyo kay Judas? Malaking kasalanan niya sa Panginoon. Lalo na ang pinaplanin nyo na magsumbong sa pulis. Napakakitid mong mag-isip kahit kailan. Kung hindi namin ipahuhuli ang mga yon, ipakukulong o kaya ipapapatay, siguradong mawawalan kami ng mga tagasunod. Lalo na yung mabubuti. Tama yun. Sabihin mo, paano na lang ang simbahan? Isa pa, pinilit lang nila akong gawin ito. Wala akong magagawa. Ito lang ang paraan. Ako ang elder ng simbahan. Ilang dekada na akong nangangaral. Huwag kang umastang mas may alam ka. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng iba at hindi para sa akin. Tama yun. Alam nyo, sa paglipas ng mga taon, marami na siyang pinagdaanan para sa simbahan. Lahat sila ay inakay ni Elder Sun. Oo nga. Ginagawa niya lahat ng ito para sa kabutihan ng lahat. Hindi pwedeng makuha ng kidlat ng silanganan ng mga miyembro. Inaagaw nila mga miyembro natin. Ito ang kabuhayan natin. Kaya kailangan labanan natin ang grupong yon. Tama. Talagang ang lakas ng loob ng kidlat ng silanganan na yon. Dapat lang silang makulong. Tama ka. Brother John! Brother John! Oh, bakit? Masama! Sina Elderson po kasi balak pumunta sa mga bahay natin para hanapin si Brother Yu. Si Brother Yu? Ang sabi po nila, isusumbong daw po nila siya sa pulis. Ha? Palalayasin daw po makikinig sa kidlat ng silanganan. Opo, teka, pahiram nito. Opo. Kailangan natin itago si Brother Yu.
Brother Yu, huwag kang mag-alala. Mabuting tao ang mga kaanak ko. Kahit hindi sila maka-Diyos, mabait naman sila. Doon ka na muna magtago. Babalikan kita kapag maayos na ulit ang lahat. Walang problema sa akin. Pasensya na sa abala. Para naman to sa Diyos, magkakapatid tayo sa mata niya. Kapangyarihang Diyos, nakarating ako rito sa tulong ng kapangyarihan niyo. Alam ko po na ito ang kagustuhan niyo. Nang magsimula ang mga kapatid ko na pag-aralan ang gawain ninyo, kumilos agad ang mga kampo ng demonyo sa loob ng komunidad para pigilan sila. Sinisikap ng mga pastor na pigilan silang hanapin ang katotohanan at ang tamang daan. Nagbabahay-bahay sila para malaman ang pinagtataguan ko. Diyos ko, sa nangyayaring ito sa akin, mahirap malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Diyos ko, buksan niyo po sana ang daan. Bigyan niyo po ako ng sapat na lakas. Sana po matapos ko ang utos niyo sa akin. Namamalayan mo ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang iyong komisyon at ang iyong pananagutan? Nasaan ang pakiramdam mo na may misyon ka? Paano ka magiging mabuting Panginoon para sa susunod na kapanahunan? Mayroon ka bang napakalakas na pakiramdam ng pamumuno? Naisip mo na ba kung gaano namighati at nabalisa ang puso ng Diyos? Paano niya matitiis na makita ang mga inosenteng nilikha niya na dumaranas ng gayong pagdurusa? Pagkatapos ng lahat, ang sangkatauhan ay ang mga kapuspalad na nilason. Kahit na nananatili silang buhay hanggang sa araw na ito, sino ang makaiisip na sila ay matagal nang nilason ng masamang nilalang? Nakalimutan mo na ba? Kabilang ka rin sa di mabilang na mga biktima. Dala ng iyong pag-ibig sa Diyos, hindi ka ba handang magsikap upang iligtas sa mga yaong nanatiling buhay? Gawin mo ito bilang pagganti sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao bilang sarili niyang dugot laman. Binili niyo po ito? Hindi, ako lang nagtabas niyan. Gawa niyo to? Sino yan? Uncle, ako po ito. Ikaw pala, Jengsun.
Pasok, pasok. Nandiyan siya. Sa kwarto. Aba, Brother Luzong, bakit napadaan ka? Sa tulong ng Panginoon, nakahanap na ako ng solusyon. Alam ko na kung saan tayo pwede magtipon. Ayos, maganda yan. Salamat sa Panginoon. Naroon na mga kapatid. Kaya mabuti pa, maganda ka na. Lumakad na tayo habang madilim. Sige, pa. Sige, maghahanda na ako. Okay. Nung nabanggit ko ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, bigla silang nagalit. Oo nga. Halika, pasok kayo. Narito na silang lahat. Brother Yu, salamat sa pagdating. Salamat sa paghihintay. Kumusta na ba kayong lahat? Ay nako, Brother Yu. Kung alam mo lang, malala sa simbahan, nagkakagulo ang lahat. Oo nga. Maupo na muna tayo. Maupo po kayo. Halika, maupo ka. Sige na. Tanungin natin si Brother Yu kung anong nangyayari. Ano po ulit yung sinasabi niyo? Brother Yu, nitong nakaraan, nalaman ng mga pastor na nagpatotoo ka para sa makapangyarihang Diyos. Bigla silang nag-iba, para silang mga baliw. Kung ano-anong bagay ang kinakalat nila laban sa makapangyarihang Diyos. Oo nga. Tama. Tama. Sinara nila ang simbahan. Hinaharang din nila ang ibang gustong makinig sa'yo. Totoo yan. Galit na galit sila sa amin, na parang malaking tinig kami para sa kanila. Totoo yun. Sabi rin nila, ang tumanggap sa makapangyarihang Diyos, patatalsikin sa simbahan namin. Oo, totoo yan. Nahati na ang simbahan. Nagkaroon na ng dalawang pangkat. May ilang mga kapatid na gustong sumama sa ating hanapin ang tunay na daan. Yung iba naman, sumusunod sa mga pastor at galit din sila sa kidlat ng silanganan. Para sa kanila, mga kaaway nila kami. Sa loob lang ng ilang araw, labis na ang pinagbago ng simbahan. Oo tama. Nga. Magkakapatid tayong lahat noon. Pero ngayon, naging magkakaaway na. Bakit ang mga pastor namin nagbago dahil sa makapangyarihan Diyos? Oo nga. Na hindi ko inakala na mangyayari ito. Bakit ba sila nagkakaganon? Tama kayo. Dahil sa pagbabago sa simbahan, marami na ang naguguluhan. Oo, totoo. Brother Yu, meron ka bang paliwanag? Oo nga, naguguluhan na kami. Naguguluhan kami. Gusto namin malaman ng panig mo. Mga kapatid, malinaw ang nangyayari ngayon. Yan ang tinatawag na digmaang espiritual. Digmaang espiritual? Opo. Paano ko nasabi yun? Alam nyo, tuwing nagkakatawang tawa at tinutupad ng Diyos ang gawain niya, kumikilos agad ang mga kampo ni Satanas para batikusin at labanan siya. Dahil doon, nagkakaroon tuloy ng digmaang espiritual. At dito humihina at nahahati ang isang komunidad. Noong kapanahunan ng biyaya, talagang nabigla ang mga relihiyosong Hudyo sa gawain ng Panginoong Hesus. Maraming tao ang nagsimulang sumunod sa Panginoong Hesus dahil sa pangangaral at gawain niya. Pero paano ang mga relihiyosong Hudyo? Nang makita nila ang otoridad at kapangyarihan ng gawain at salita ng Panginoong Hesus, nag-alala sila at nagsimulang matakot. Naging malinaw sa kanila na kapag hinayaan nilang mangaral ang Panginoong Hesus, darating ang panahong susunod na ang lahat ng tao sa kanya. At wala nang maniniwala pa sa mga relihiyosong Hudyo. Oo nga. Tama yun. Dahil dito, para maipagtanggol ang relihiyon at reputasyon nila, pinigilan nila ang mga tao sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Dahil sa ginawa nila, nagkawatak-watak ang mga tagasunod ng Diyos. May ilan na nagalit at tinakwil ang Diyos at naging kalaban din niya. Ang iba naman, piniling manahimik at manood na lang. At meron ding ibang narinig ang tinig ng Diyos, kaya pinag-aralan nila ang kanyang gawain. Ang mga taong yun ang talagang sumusunod sa Diyos. Ah, ganun pala. Tuwing nakikita ng mga leader ang gawain ng Diyos, talagang sumusunod ang digmaang espiritual. Dahilan para mahati ang lahat. Ang salita at gawain ng Panginoong Hesus ang sumira sa relihiyong Judaismo. Dito kasi naglabasan ang kahinaan ng relihiyon na meron sila. Parehong-pareho ito sa mga nangyayari ngayon. Tama ka. Pareho ang dalawang sitwasyon. Nang simulan ng Panginoong Hesus ang gawain niya, marami ang pinili pa rin na sundin ang lumantipan at ang Judaismo. Iilan lang ang tumanggap sa katotohanan at sumunod sa gawain ng Panginoon. At sila nagtatag ng Kristyanismo. Tama yun.
Pagkatapos, nasira na ang Judaismo. Opo, tama ang sinabi niya. Sabi mo nga, ang nangyayari sa simbahan ay isa ring digmaang espiritual. Oo, tama ang sinabi mo. Alam na ng lahat ngayon na nagbalik na ang Panginoong Yesus, na iisa sila ng makapangyarihang Diyos. Inilahad na rin ang makapangyarihang Diyos ang katotohanan makasasalba sa ating lahat. Natapos na siya sa paghatol at yun ang dahilan ng pagkagulat ng maraming relihiyon. Maraming miyembro ng iba't ibang relihiyon ay nakita na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay katotohanan at may kapangyarihan at otoridad. Nakilala nila ang tinig ng Diyos at bumalik sa makapangyarihang Diyos. Tama sinabi niya. Dahil dito, hindi malaman ng mga pastor at elder ang gagawin nila. Natatakot silang marinig ng mga miyembro nila ang salita ng makapangyarihang Diyos dahil makapagbubukod sa kanila ito. Kaya naman, para manatili sila sa kapangyarihan at hindi mawalan ng impluwensya, nagsama-sama sila sa pagkalaban at pagbatiko sa makapangyarihang Diyos. Pinagbawal din nila ang paghahanap ng tunay na daan. Ito ang naging sanhi ng digmaan, ang digmaang espiritual. Makikita ito sa propesiya sa Biblia. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang mga tupa sa kanilang kamay. At akin silang pipigilin ng pagpapakain ng mga tupa. At di na rin pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Ganito pala natupad ang mga nakasaad na ito sa Biblia. Tama. Mga kapatid, sa gitna ng digmaang espiritual, mapipilitan ang bawat isa na gumawa ng mahalagang pasya. Ang mga uhaw sa katotohanan at pagpapakita ng Diyos ay narinig ang tinig niya dahil sa kanilang paghahanap ng mga gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nalaman nilang si Jesus ay ang makapangyarihang Diyos at silang dalawa ay iisa. Amen. Nakalaya ang lahat mula sa pagkontrol ng mga antikristo sa kanilang komunidad. Nadala sila sa harap ng Diyos at nakatanggap sila ng ganap na kaligtasan. Lahat sila ay mananagumpay ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Ang nagpatuloy sa pagsunod sa kanilang pinuno, kumutya at bumatiko sa makapangyarihang Diyos ay ang masasamang damong bubunuti ng Diyos sa mga huling araw. Hindi sila naniniwala sa Kanya. Tinalikuran na sila ng Diyos at hindi na nakaalis pa sa gitna ng kadiliman. Nagdulot ng kagutuman ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mundo ng relihiyon sa mga huling araw dahil sa katotohanan. Ang mga trigo at damo, mga tupa at kambing, matalino at mangmang, mabuti at masama, ang bawat isa ay napaghiwalay mula sa isa't isa habang nagaganap ang digmaang espiritual. Ganun pala yun. Mula rito, makikita natin ang karunungan ng Diyos at ang husay ng kanyang gawain. Oo. Ito ang paraan para paghiwalay ng trigo at damo. Yung pala husay talaga ng Diyos sa atin. Kahanga talaga. Talagang kapag kumilos ang Diyos, naaayos ang mga problema. Oo nga. Sa bagay, bakit naghiwalay ang simbahan sa dalawang pangkat pagkatapos nilang ipakilala ang makapangyarihang Diyos? Tama yan. Kung tutuusin, naniniwala ang lahat sa Diyos. Pero di natin alam kung sino ang huwad at tunay. Pero dahil sa makapangyarihang Diyos, nagawang maihiwalay ang trigo mula sa damo o ang mabubuti mula sa masasama. Yan ang kanyang himala. Oo nga naman. Ito ang katuparan ng propesiya ng Panginoong Jesus. Napakahusay talaga ng Panginoong Diyos. Oo nga. Purihin ng Panginoon. Alam na natin ang tao ngayon. Napakadakila talaga ng Diyos. Tama. Dahil sa paliwanag mo, naintindihan ko na. Nakontrolado pala ng Antikristo ang mga lider. Kaya nang sundan namin ang makapangyarihang Diyos, nagalit agad ang pastor ng simbahan. Tama. Ayaw din nilang hanapin namin ang tunay na daan. Oo nga. Dahil pala sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, lumabas kung sino ang Antikristo, ang mga pastor at reliyosong lider ng mga komunidad. Pero para di mapalitan, pinili ng mga pastor na batikusin ang makapangyarihang Diyos. Tinuring pa ng ilan bilang kalaban ng makapangyarihang Diyos. Totoo yan. Sa pinapakita nila, wala silang pinagkaiba sa mga pariseo na kinutya ang Panginoong Jesus. Tama. Dapat lang silang isumpa. Tama yan. Mabuti at naiintindihan nyo na. Mula nang tuparin ng makapangyarihang Diyos ang gawain niya sa mga huling araw, hindi mabilang na pagkunti na ang hinarap niya.
bukod pa sa pagpapahirap mula sa antikristong CCP at mga relihiyosong pinuno. Mabibilang sa daliri ang mga taong naghahanap ng katotohanan. Napakakonti rin ng mga taong nananabik sa pagpapakita ng Diyos. Pero dito nyo makikita ang katuparan ng propesiya ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ganun pa man, kahit ano pang gawing pag-usig at pagtakwil ng CCP at ng mga pinuno sa mga relihiyon, sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang siyang magtatagumpay. Amen. Tingnan nyo, sa loob ng 20 taon lang, kumalat sa China ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Maraming tao na nakakaalam sa mensahe ng Diyos. Oo nga, kahit sino kilala na. Ang pahayag ng makapangyarihang Diyos na ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay nasa internet na. Dumarami na rin ang mga tao mula sa iba't ibang bansa na gustong makita ang Diyos. Marami nang gustong aralin online ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Tama, nasa internet na rin pala. Ang mga salita at gawain ng makapangyarihang Diyos ay parang kidlat na kumikislap mula silangan hanggang kanluran. Katuparan nito ng mga salita ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmumula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Natupad na ang laman ng Biblia. Dito nyo makikita na ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dahil sa gawain ng Diyos, mas lalo pang bubuti ang sitwasyon. Dadami pa ang mga taong tumatanggap sa kanyang salita at gawa. Pagdating ng panahon, makikita niyong ito ang totoo. Tama. Salamat sa Diyos. Tulad ito ng gawain ng Panginoong Hesus. Nung nagsimula siya, walang naniniwalang totoo ang sinasabi niya. Ganun pa man, dumami pa rin ang nakikinig sa pangangaral niya. Sa bandang huli, alam na ito ng lahat. Oo nga. Ganito rin ang makapangyarihang Diyos. Ngayon na kumakalat na rin ang mga salita niya, dumarami na rin ang tumatanggap dito bilang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa patong patunay na ang bawat isang salita ng Diyos, siguradong matutupad. Amen. At ganun din ang mga kagustuhan niya. Amen. Noon pa natin binabasa ang propesiya pero hindi natin maintindihan. Tama, natupad na pala ang propesiya. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi natin yung malalaman. Oh. Tama ba? Maganda ang talakayan na. Mga kapatid, manood tayo ng video na naglalaman ng salita ng makapangyarihang Diyos. O sige, o sige. Ginagawa ko sa buong sansinukob ang aking gawain. At sa silangan, walang katapusan ang paglabas ng dumadagundong na mga kalabog, yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang aking tinig ang siyang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasalukuyan. Sasanhiin ko ang lahat ng tao na malupig ng aking tinig, upang mangahulog sa batis na ito at magpasakop sa aking harapan. Dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw para sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nagmimiti para sa aking karigtan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Canaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng tagapagligtas? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko, kaharap ang mga taong aking pinili, na magsalita pa ng higit na maraming salita sa kanila, kagaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog. Aking winiwika ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran.
Ang aking mga salita ay gayon na umaayaw ang tao na isuko ang mga ito at kasabay nito ay nasusumpong ang hindi maarok ang mga yon. Ngunit nagbubunyi sa mga yon ng lalong higit pa. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, masaya at nagagalak ang lahat ng tao, ipinagdiriwang ang aking pagdating. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Mula roon, ako ay papasok at makikiisa sa mga tao sa mundo, nang sa ganon ay sasambahin nila ako. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian na aking pinasisinag at ng mga salita sa aking bibig, aking gagawin ito na anupat ang lahat ng mga tao ay lumalapit sa harapan ko at makikita na kumikislap ang kidlat mula sa silang. At na nakababa na rin ako sa bundok ng mga olivo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig, hindi na bilang anak ng mga Hudyo, bagkus ay bilang ang kidlat ng silangan. Dahil matagal na akong nabuhay muli at lumisan mula sa kalagitnaan ng sangkatauhan at nagpakitang muli sa gitna ng mga tao ng may luwalhati, ako ay siyang sinamba ng di mabilang na mga kapanahunan noon. At ako rin ang sanggol na tinaligda ng mga Israelita ng di mabilang na mga kapanahunan noon. Higit pa rito, ako ang lubos na maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyang kapanahunan. Hayaan ang lahat na lumapit sa harapan ng aking trono at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig, at tumingin sa aking mga gawa. Ito ay ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano. Gayun din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaan ang bawat bansa ay sambahin ako. Kilalanin ako ng bawat dila. Bawat tao ay panatilihin ang pananampalataya sa akin at bawat tao ay magpasakop sa akin. Ang ganda! Nantig ako sa salita ng makapangyarihang Diyos. Napaka makapangyarihan niya. Iba kapag Diyos ang nagsalita. Tama. Ang Diyos lang ang kayang yumanig sa iba't ibang simbahan. Napakasarap niya mapakinggan. Talagang tagus sa damdamin. Talagang pinagpala tayong marinig ang tinig niya. Napakalaking biyaya. Purihin ang Panginoon. Napakaswerte natin. Tama. Masasabi ng nakarinig ng salita ng makapangyarihang Diyos na siya talaga ang katotohanan at wala nang iba pa. Amen. Ito na ang patunay na siya ang muling nagbalik na Panginoong Hesus. Amen. Bilang makadiyos, kailangan nating tanggapin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ito ang pagsunod sa yapak ng kordero. Oo. Kahit matagal ka ng makadiyos, pero kung hindi mo tinatanggap ang muli niyang pagbabalik, tatalikuran ka pa rin ng Panginoon. Makikilala mo ang tao dahil sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang babaeng nakikinig at tumatanggap sa boses ng kasintahan niya ay matatalinong birhen. Ang dadalo sa kasal ng kordero, ang tanging makakakuha ng pagtanggap ng Diyos, sila lang ang papayagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung tinatanggap ng tao ang Panginoong Hesus, pero hindi ang pagbabalik niya sa lupa, pati ang katotohanang hatid ng Kristo ng mga huling araw, paano sila kikilalanin at tatanggapin ng Panginoong Hesus? Ito ang sasabihin sa kanila ng Panginoong Hesus. Kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasan. Katulad nila ang mga Pariseo na naniniwala kay Jehovah pero hindi naman tinatanggap ang Panginoong Hesus. Bagkos pinili pa nilang itakwil at bastusin. Sa bandang huli, tinanggap ba sila ng Diyos? Hindi. Tama, hindi. Bukod sa hindi sila tinanggap ng Diyos, sinumpa at pinarusahan din sila ng Panginoong Hesus. Tama. Ibig sabihin, ang mga taong pangalan lang ng Diyos ang alam at hindi talaga siya kilala. Yung hindi tumatanggap sa gawain ng Diyos at sa katotohanang dala ng makapangyarihang Diyos Kristo ng mga huling araw, pareho sila ng masasamang Pariseo. Naniniwala sila sa Diyos. Ganun pa man, nilalabanan at binibigo nila siya. Kaya naman tatalikdan sila ng Diyos. Tama yun. Lumalabas ang totoo dahil sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Isa ito sa mga bagay na dapat maintindihan ng isang makadiyos. Tama. Tama ka. Alam ko na ngayon na hindi pala ganun kadali na maniwala sa Diyos. Oo, tama yun. Naniwala ang mga Pariseo sa Diyos, pero sa pangalan lang. Gamit ang pangalan ng Mesiyas, pinili pa rin nilang ipako sa krus ang Panginoon.
Isang malaking kasalanan yon. Oo nga. Bilang kapalit, wala silang natanggap na biyaya sa Diyos. Bagkus ay sinumpa sila. Oo nga. Oo nga. Ganon din kami. Ang tagal na naming naniniwala sa Diyos. Pero hindi namin siya kilala. Maling pastor pa ang sinunod namin. Para na rin tayo mga Pariseo. Kilala ang Panginoon, pero itinatakwil kung sino siya. Tama. Huwad ang pananampalataya natin. Ay, marami tayong pagkukulang sa Kanya. Tama. Ang paniniwala sa Diyos nang hindi inaalam kung sino talaga siya at patuloy na pag-asang maililigtas tayo ay parang pangangarap ng gising. Tama. Ang paniniwala sa Diyos ng mga pinuno natin, mapanganib pala. Hindi malayong dahil sa kanila, maparusahan tayong lahat. Sa nangyayari, parang kinakalaban na natin ang Diyos. Di ba para na rin natin kinampihan si Satanas? Pinapayaman pa natin sila para tayong hindi nag-iisip. Sinabi mo, bakit hindi natin ito naisip dati? Isa ka, malay yun. Elderson, kumikilos na kami para pigilan ang simbahan ng makapangyarihan Diyos. Maraming salamat sa tulong mo. Ubos na mapagtataguan ng kidlat ng silanganan, kaya lagot sila. Magdadagdag kami ng tao sa mga pwede niyang lusutan. Wala na siyang kawala ngayon. Dapat, ituloy mo ang pagtulong mo sa amin. Kapag may nalaman ka, ipaalam mo kaagad sa amin. Siyempre, Kapitan Juan, kakampi ako ng gobyerno. Kaya makikipagtulungan ako para mahuli ang mga taga-kidlat ng silanganan. At isa pa, para ito, sa ikabubuti ng aming simbahan. Tama. Kaya nga, siguradong maaasahan niyo ang kooperasyon namin. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Siyempre, katulad ninyo, maka-Diyos din kami. Pero dapat pa rin sumunod sa batas. Dahil ang otoridad, Diyos ang nagtalaga. Tama. Kapitan Wang, kung sakali na may kailangan kayo sa amin, makikipagtulungan kami. Kaya huwag kayong mag-alala, okay? Tama. Yan. Yan talagang gusto kong marinig. Matalino kayong dalawa. Kaya naman... Hello? Opo, Director Wang. Opo. Gagawin ko na po. Opo, opo. Sige, sir. Ngayon, isa na rin sa mga prioridad ng pamahalaan ang talunin ng Iglesia na makapagyarihan, Diyos. Gusto nilang pabagsakin ito. Kaya gagawin namin ang lahat para mahuli at paparusahan ang grupong yan. Opo. Ikukulong namin o papatayin ang mga kasabi sa kidlat ng silanganan. Siya nga pala, tungkol sa pagtrato niyo sa kidlat ng silanganan, ituloy niyo lang ang pagtulong ninyo sa pamahalaan. Kailangan namin kayo para madakip ang mga miyembro nila. Sana itulungan niyo kami, anumang oras. Opo, opo, Kapitan. Kung hindi, ipagbabawal namin ang pananampalataya ninyo. Opo, sige po, Kapitan Juan. Talagang mahigpit po kami makikipagtulungan sa gobyerno. Totoo po yan. Totoo. Pag nahanap namin ang kidlat ng silanganan, iuulat po namin agad sa inyo. Opo, sasabihin namin agad sa inyo. Hindi na po kami magtatagal. Salamat po. Salamat po. Sige. Salamat sa oras niyo.